Disclaimer, this video PowerPoint presentation is solely created for the purpose of sharing of how, meaning strategy or discarte in Tagalog. Yes, discarte on how you can prepare and create an SGD with or a small group discussion which could help the students to prepare for their reporting in the medical school in the Philippines. This video should not be used as a substitute for your lessons in the medical school in correlation to the specific topic. Rather, it should be used only as a guide. Scope and limitation. This video will cover first year topics only. Good day, future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo if paano gumawa ng small group discussion or mag-prepare sa isang small group discussion for the basic medical sciences for mga first year medical students. Okay, so paano nga ba to? Ano nga ba ang small group discussion? So according sa University of Saskatchewan sa Canada, okay, napaka-brief, informal, or multiple times throughout a class session. So dapat pareho kayo both yung mga learner at yung mga magdi-discuss, dapat ini-stimulate yung pareho yung mga deep thinking nyo. Second, active participation. Again, active learning na naman ang gagawin natin dito. Sabi nga natin, active learning kasi student-centered siya. As I said nga sa mga videos ko, if mapanood nyo yung ibang mga videos ko, student-centered siya, kayo ang mag-explore para matutunan niyo siya. Okay? Hanggang make connection, engage in discussion. Okay, so ganyan kasi ang typical setting. Usually, ang small group discussion, maraming mga facilitator, or sabihin natin yung mga MD. Tapos yung mga estudyante, nakapalibot sila, nagdi-discussan. Or minsan, yan ang typical setup ng isang small group discussion. O kaya, ito. Tignan natin yung video. Effective network learning, yung diskarte, kung paano magiging effective ang mga small group na dapat kayo may natututunan kayo. Hindi yung basta report lang, tapos na assignment lang to, patapos na. Hindi ganon. Okay, so dito, yun ang gusto kong mag-gain ninyo pag natapos yung panuurin ang clip ng videong ito. Okay? So ano ba ngayong mga sources na pwede nyo gamitin? So sa inyo, mga first year, o kaya kahit anong medical textbook. Okay? Mga textbook. Yung mga kukunan natin. Actually, sabihin ng facilitator nyo, saan nyo kinuha yan? If wala, journal. Mamaya, i-discuss ko. Ano yung mga sources of journal? Mga magagandang journal ang pwede natin makuha. O kaya, ang pinaka-third, medical website. Pero siguraduhin nyo may HON logo. Sa Amerika kasi, HON logo, ang ibig sabihin kasi ng HON, Health on Network. Kumbaga, quality control to, inassess mabuti. If tama ba, valid ba yung mga pinagsusulat-sulat nila dyan sa medical website na yan. Okay. So, ito yung mga journal sources na pwede natin makita. Okay? Elsevier, may Google Scholar, may Cochrane, may EBSCO, may Web of Science, and PubMed. Okay. So, ayan ang mga sources na pwede nating kunan. O kaya kung gusto niyo pang mas nakita ko sa Twitter to. Okay, ayan, mga PubMed, may illicit pa. Tapos, ayan, pero more of sa research na yung iba dyan, pero gusto ko lang mag-ano kayo sa literature search. Okay? So again, active learning in pair or in small group. Or minsan pa nga, yes, experience ko, lalo na nung first year ako, full group, subsection, magdi-discuss kayo dyan. I-re-report mo, may facilitator para
ano mo siya, maibigay mo effectively if tama ba yung mga natutunan mo. Okay. So again nga, passive and active learning, nakita ko, yes, gamitin nyo pareho. Yes, passive learning, basahin mo siya, makikinig ka. Pero at the same time, i-discuss mo, i-apply mo. Yun ang active learning para effective yung learning strategy mo. Usually, ito yung SGD. Na, ayun, sorry, nalitipad. So, ito yung SGD na na-experience ko. Kahit nung first year ako, sa harap, may speaker. And then sa gitna, andun yung listener, mga kaklase mo to. At yung mga facilitator MD nasa likod, pakikinig din sila. Siyempre, tatanungin kanila. So, mamaya, didiscuss. So, but the gist is you really have to prepare kung ano yung man yung mga i-discuss mo dyan. Okay. So, may tatlong klase na mga SGD reporting. Mamaya sa examples ko, iisa-isahin ko to. Okay, so may classical, may horizontal, at horizontal correlation or case study. At may mga video ako. If ano nga ba yung mga horizontal vertical learning with clinical correlations, and I would suggest sana panoorin nyo yun. Kasi as early as now, dapat as first year pa lang, matuto na kayo if paano kayo mag-horizontally correlate and vertically integrate with clinical correlations and applications. Kailangan matutunan nyo yan para pagdating nyo sa mga future years nyo, mas mag-grasp nyo na easy kung ano man yung mga binibigay sa inyo. And then lastly, we have the case studies. Yes, meron ding case studies. Okay. So, checklist muna tayo. So, sa presentation, may mga guide questions kasi yan. Isipin mo, ano nga ba talaga ang gustong ano sa'yo? Anong tinatanong sa'yo? Ano yung mga gusto mong i-discuss? And then, ano nga ba yung alam ko sa topic na to? Okay, ito yung alam ko sa topic na to. Eh, bakit ganito yung topic? Pero wag naman yung malalim masyado na mabubutasan ka. Okay? Ano yung alam mo? Ano yung basis? Isipin mo, ano yung alam ko dito? Kasi ito yung ituturo ko pag ako ang nag-discuss dito sa harap. Okay. Does it correspond to the objective? Again, ano nga ba yung gusto ngang ano sa'yo? Being asked of you. Again, yung guide question will be the objective. If this is the case, a case, kung case and pertinent or salient, mamaya ituturo ko yan. Or can I horizontally? Okay, example, by reporting kasi physiology, pwede ko pang i-apply yung natutunan ko sa biochem dito. Pwede ko pang i-apply ang natutunan ko sa anatomy dito and vice versa. Again, dapat pa lang, as I said nga, first year pa lang, dapat pre-practice nyo na if paano gamitin ito. And then always, huwag kakalimutan, yung facilitator, kung sino man yung faculty na MD na assigned dyan, papacheck ninyo yan. Hindi yung basta sugod na lang, mayayari kayo. Okay? So you have to let the facilitator MD, kung may correction, i-correct nyo na. And then aralin nyo bago nyo siya ma-report. Okay. Dapat calm. Yes, ito, to be honest, medyo mahirapan din ako dito. Pero gusto ko sana, you have to make your composure as much as possible. You have to be calm. Kalmado ka. Again, yes, wala namang masama sa pagbabasa, pero as much as possible, ano nga ba ang naiintindihan mo sa topic na yan, sa nire-report mo? Again, active learning. So dapat may natututunan ka kung ano man yung mga pinagsasabi mo dyan sa harap pag nag-discuss ka na. Have a mindset as if you are the professor, except kasi yung objective mo, kung anong alam mo, share mo. Yun ang ibibigay mo. At the same time, isipin mo, nag-aaral ka na sa board exam. Ideally, dapat nga first year pa lang nag-aaral ka na sa board exam. So have that mindset. And again, sabi ko kanina, mabubutasan kapag wala kang, pag di mo alam. No, it's better pag mong i-discuss yun, and also, wag mong ilalagay sa PowerPoint para hindi ka mabutasan. Also, again, do not forget to cite the reference kasi baka mamaya ma-forgery ka. Okay? So, next example, biochemistry lang to, pero by the way,
gusto ko sanang i-take away sa inyo kahit anong subject ang iba to sa inyo. Na kahit sa PISYO, i-apply nyo kung ano man yung mga matututunan nyo sa video na ito. Okay. So, scope and limitation, hindi ko i-discuss lahat kung ano man yung mga i-present ako mga question dyan. Pero gusto ko lang makuha ninyo yung cheese. Okay? Yung mga diskarte. If paano nyo siya magagawa. Okay? For the others naman, I will leave it para sa student or sa iyo, medical learner na nanonood dito para ma-explore mo and ma-practice mo if paano ka paano mo ma-i-discuss effectively sa mga kaklase mo yung mga pinag-ano i-discuss mo. I will leave it to you. That's your assignment. Okay. So, let's begin. So, halimbawa, classic. Bakit nga ba classic? Kasi doon lang siya. Okay, yes, may makikita mo rin ito sa ibang topics, pero ano siya? As in talagang more of biochemistry siya, halimbawa rito. Okay, example, collagen. Okay, collagen, chemical kasi ito. GlyproX, di ba? GlyproX, either hydroxyproline and hydroxylysine, di ba? Sabi natin. O, ayan, nag-advance na ako. Pero gusto kong ano nyo, tingnan nyo kung paano ko siya i-ano dito. Yung mga presentation dito, halimbawa, okay. Yan, kinonvert ko siya to discuss the collagen and its biologic functions, to describe the different types of collagen, to describe what is unique in the primary, secondary, and tertiary and quaternary structure of the collagen. Okay. So, according to Devlin, they are extracellular proteins which gives the tissue for strength. Okay, according to Harper, it is a major component of the tissues in the body. Okay, and according kay Jung, ayan, medyo may correlation akong nilagay. According to Junquera. Pero by the way, mamaya didiscuss ko bakit correlative talaga. Pero ito kasi, ito. Ito, pwede rin naman. Pero maliit lang kasi siya. According to Junquera, collagen is a key element of all connective tissue as well as epithelial basement membrane. Okay. So, if ano mo rito, sige, magpakita ka ng tip ko. If gusto mo, pwede ka magpakita ng microscope dyan na, uy, ito ang collagen. Okay? Hindi. Pero as much as ano, ano mo siya, ma-explain mo dapat siya, make sure. Pag hindi naman kaya, wag na lang. Baka matanong ka pa kasi. Pero as much as alam mo yung ano mo and make it ma-simplify mo, it will be fine. Okay, yan. And the external lamina of muscle and nerve cells. Okay, babalik ka sa histology dyan. Lamina kasi usually na sa ano yan, nasa loob ng mga dish, muscle and nerve yan. Making out your the straw, isa sa parte ng mga stroma mo. Okay? Again, stroma is the supporting and yung ano mo parenchyma mo which is the ano tissue proper yung function niya dun sa parenchyma. Okay. So describe the following types of collagen. Okay, as you can see from the measures Junquera basic histology. Okay. So there are many different types of the collagen. As you can see there are ano types 1, 2 and as you can see for example the type 1 collagen can be found in the skin, the tendon, the bone, and usually the main function is the resistance to tension. Okay, so naghalimbawa ako doon. Usually sa buto, di ba? Sa buto, yung mga type 1 ano natin. O kaya type 2, okay, these are loose aggregation of fibrils, cartilage or vitreous body and resistance to pressure. Usually, minsan pwede nilang ipa-skip na to. Pero ang gusto kong maano nyo rito, ma-priority nyo, where is it majorly located, and what is the main function of that collagen? Yan ang gusto nating maano dito. Pero usually, baka yun na lang papadiscuss, pero depende sa facilitator mo pa rin. Example, gusto niyang main function lang or major location, go. Yun lang i-discuss mo. Kasi, yun naman siya eh. Yun naman ang pinaka-important dito. Okay? So, usually, maraming books, pero nakita ko kasi maganda yung pagka-present. So, dyan ako kumuha kay Junquera. Okay. What is the unique in the primary, secondary, tertiary, and quaternary structure? Again, as you can see in the alpha chain,
So, okay, as you can see in the alpha chain, it is, it usually has the gly, okay, gly XY, the gly pro X, okay? This is in three terms of the alpha chains itself. And then in the tertiary structure, it will form into, usually it is an alpha sheets, okay? Alpha chain of the collagen in the secondary structure and the left-handed helical, as you can see in the picture, with three residues per turn. Okay, which, and then the three of these helices, again, they wrap one another so that it will become very stable. It will form the super helix. And then, as you can see, this will be the fourth structure. Okay? But usually it has the van der Waals forces. That's why it will stick together, because the van der Waals forces are the weak bonds that you can see in the organic compounds. And then, as you can see on your right, by the way, on the left, it can be taken from, it is taken from Leninger, and from the right, you can see it from, taken from Harper. Okay, by the way pala ha, don't forget na ilalagay ninyo yung reference dyan sa inyo kinuha tong mga picture na to. Okay? So again, as you can see, the triple helix and the formation, it will form a collagen fibril. So, ayan. So, kita nyo, di ba? Yes, medyo binasa ko lang siya, pero at least, gusto kong magkuha lang ilang gist kung paano ko siya diniscuss dito. Okay. So, yan ang mga simple, ha? Be direct to the point as much as possible sa mga nire-report natin. Okay. Next, yan. Pag may video, sige, pwedeng video. Pwedeng may volume yan. Or pag walang volume, sige, explain mo. To be honest, pag may explain mo yung video, much better. Kasi doon talaga mas matututo ka. Pag may explain mo yung video na yun or based off what you understand. Okay. Horizontal vertical correlation. Yes naman, horizontal kanina. Kaya lang kasi, ito, mas malaki ang makukuha mo dito galing sa iba. Sa iba, di ba? O, do not limit lang kung ano yung may bibigay ni biochem sa'yo. You have to put physiology into this, into these types ng mga reports. Halimbawa, okay. How do muscle or store energy? Okay. Sige, halimbawa, paano ka ba i-discuss yan? Diba? So, halimbawa, okay. Once a nerve, once there will be a, sabihin natin, dito sa nerve mo, there is a positive potentials or EPSP in the nerve, it will stimulate the muscle. It will stimulate the muscle, the calcium channel opens in thus releasing the calcium in the sarcoplasmic reticulum. In the sarcoplasmic reticulum, once it, so the calcium opens, so there will be a release of the muscle. Once it will be released, there will be contraction. So there will, how it will be contraction, so the actin will change the once it will become positive, your troponin C will change the shape so that when the myosin tail will bind to the actin and by use of ATP, it will undergo into a muscle contraction. And once ATP is away, when it is hydrolyzed into the ADP, as you can see in the picture, before that, once there will be binding, there will be a cross-bridging, which will turn into the muscle contraction. And then, ATP will be released as one of the phosphate. Then, there will be ADP release, and another cycle will start of the ATP. Once the nerve transmission is stopped, it will again, there will be an ATP binding and low affinity binding. It will detach. Troponin will go back to shape. Calcium will go back. And then, there will be muscle relaxation. Okay. By the way, bear with me lang. Pero at least, masupplyan nyo pa. If ano na yung na-discuss ko doon. That's your... sinadya ko, by the way, if sinabi kong yes. Pero if sinabi nyo na medyo kulang yung nabigay ko dito, yes, sinadya ko talaga. Kasi gusto ko ma-complete ninyo. If paano ko siya ginawa as part of your learning, gusto kong kayong mag-complete.
By the way, sinadya ko siya. Pero, di ba? Okay. By the way, may isang tanong pa nga akong pwedeng masagot dito. Sabi kanina eh, what is the ano basis pag ano, hindi umalis yung ATP dyan, yung rigor mortis mo? Yes, maaaral mo siya dito. Maaaral mo siya pagdating mo sa legal medicine or sa medical legal or juris. Pag nag-bind kasi yan, actually stiff ang muscle. Ayan, binigyan ko na kayo na, pero by the way, sa third year nyo paano matutunan yun sa legal med. Okay? Usually, sa mga dead patient nangyayari ito. Okay. So, next naman, fast muscle versus slow twitch. Okay? As you can see in the table, there is the difference of the slow oxidative and fast oxidative. Okay. So, usually, in slow oxidative, you will use it since we need they are slow oxidative since there are more mitochondria can be found in these cells in which there will be increased oxidative capacity so that it can be used for endurance. Unlike the type 2A and type 2B, which has, yes, moderate to low oxidative, so it will immediately undergo respiration. That's why if we use it in exercise, our muscles in the thighs, they usually survive much longer. Unlike the fast and slow, that it will become more strained. Straining meaning there will be a spasm or a contraction or pain. It's because there is a shift since there are more demand for the oxygen than the supply. So the glycolysis will shift to the anaerobic form of respiration. Okay. So it will become fatigued. I mean, it's not strain, it's fatigue, sorry. It will become easily fatigued. That's why there is pain. Diba? Oh, yeah, next. Sinimplify ko siya kung paano ko siya in-explain. Okay, so ayan din. By the way, taken from ano to? Taken from Vernon Levy to. Pero gusto ko sana makuha ninyo yung gist. Next, okay na ba tayo? Again, tingnan nyo, di ba? Nakakorrelate sa physiology yung nasa biochem. Yan. Di ba? Take it a horizontal correlating. It will give you an edge. Again, magandang mindset talaga. Reinforce, reinforce. Okay? Ito kasi ang ano ng traditional. By the way, ang tawag ko dito sa ginagawa ko, yes. Di ba? Out of the topic, meron nga tinatawag, may traditional, may problem-based, at may mga modular. Pero ito yung gusto kong ituro sa inyo, hybrid modular. Tsaka kasi tayo, nasanay tayo sa traditional, pero pag nagre-review kayo, I want it to practice nyo ang modular. Kasi ang ano dito, nire-reinforce mo siya, nagkakaroon ng repetition. Kaya mas gumaganda yung mga foundations nyo. Okay? So, yan ang mga gist dito. Next naman, case study type. Okay, makikita nyo, ang dami-dami niyang sinabi case about sa cyanide poisoning. Okay? Ang usually, ang tatanong sa'yo dito, pero bago yung mga question dyan, get the salient features muna. Okay, get the salient features, the standout signs or symptoms, or kung may laboratory man. By the way, sa ano, future videos, ituturo ko to pag nandun tayo sa second and third year na clinicals ang usually mga SGDs ninyo. In this case, may visit maliban sa books nyo, may Casaret or Goldfranc's, the duo books of toxicology. Pero kasi pag sa ano man, mas malapit ang Casaret kasi pag sa basic medical sciences, unlike kay Goldfranc na more of clinical siya, o sabihin natin mga pang third year na style siya. Okay. Pero kung may girlfriend man, sige, kunin niyo yung signs and symptoms. Okay. So, yan yung salient features. Nausea, headache, hyperventilating. Okay, eto, make it simple as much as possible. It's kasi na lang yung vitals, pero pag sakali mang tanungin kayo, bakit nagkaganyan? Okay, discuss. Yeah, dyan papasok yung physiology ninyo. Diba? So since there will be lack of oxygen, so there will be a compensatory mechanism
your baroreceptor and your chemoreceptor will ano will sense it, so there will be increase in heart rate, there will be increase in the respiratory rate para maano mo siya compensate. By the way, sa fish pinag-uusapan mo sino si baroreceptor, chemoreceptor, J-bridge reflex, picturition reflex, doon yung matutunan yan sa fish. Okay, and bitter almond taste characteristic. Mamaya didiscuss ko na yan. Okay, so this usually this is where your books will come to play. Pero take note nyo lang, ang pwede, wag ganyan ha. Wag, i-ano nyo to. Ang pwede nyo gawin, ano yung meron, and pwede nyo kuha ng ganyan, tapos i-correlate nyo sa case. Pero wag yung ganyan na kinapipaste ko lang. Pero gusto ko lang ipakita nyo ko, na dito ko kinuha yan, na bakit cyanide poisoning siya. So, nakikita nyo naman siyaan, di ba? So, may central nervous system, progressive hypoxia, yun, nag-headache. Sinabi niya doon, nag-headache siya. Okay? So, these are the signs and symptoms, blah, blah, blah. According to, pwede nyo rin i-cite kung gusto ninyo. Okay. Next, physicochemical, yes, I get it from a MSDS, sa isang MSDS natin, sa L3. So, again, it's a clear liquid, bitter almond. So, you have to know that kasi tinatanong sa'yo yan sa case. And usually, baka ito yung nag-cause kaya nagkaganon yung pasyente mo. Okay. So, let us discuss this. O, ayan. May isang tanong, what is oxidative phosphorylation? Yung bakit nga ba ganun yung efekto noon? You have to discuss what is an oxidative phosphorylation, di ba? Halimbawa, okay. Yan, yung mga cycle nyo, may mga NADH. Sa glycolysis, halimbawa, it will go into the complex 1. And then, in the Krebs cycle, complex 3, succinate, it produces ATP. If you can, by the way, sinadya kong ganun na gusto ko kayong kumuha ng GIST. Pero again, pag nag-ano to, mamamatay yung cell nyo. And sa second year assignment to yun, anong klaseng cell death ang nangyayari pag nasira mo to? That's your assignment. Okay? So ayan, makikita nyo na lang yung cyanide. Yes, complex 4 ang tinira niya. Kita nyo, di ba? Apektado lahat. By the way, yan, iba-ibang mga lason yan. Okay. So yan, simple tips, make it simple yet informative. Do not speak something na hindi mo alam. Have a mindset na nagre-review ka sa PLP and have an active learning. Okay, thank you sa pakikinig. If may questions, you may reach me out in the chat.